Karaniwan na sa showbiz industry ang pagbi-build up ng mga love teams. Nakakatulong kasi ito upang mas tangkilikin ang mga proyekto ng bawat artista. Pagkakaroon ng love teams, marami ang nade-develop sa isa't isa. Kaya naman natutuloy ang kanilang magandang pagtitinginan sa totoong buhay. Pero sa love team na ating i-feature sa video na ito ay hindi naging maganda ang ending. Hindi lang basta hiwalayan ang nangyari sa kanilang team up, kundi humantong pa ito sa pagkitil ng buhay na talaga namang gumawa na matinding ingay noong araw. Si Lillian Velez ay pinanganak noong March 3, 1924 sa Cebu City. Isa siya sa sumikat na aktres noong dekada 30. Ngunit bago pa man siya hangaan ng kanyang mga tagahanga ay nakilala muna siya sa larangan ng pag-awit. Mahusay umawit si Lillian kaya naman nagwagi siya sa isang amateur singing contest sa isang programa sa radyo noong kalagitnaan ng 30s. Ito ay bago pa man sumiklab ang ikalawang digmaan pandaigdig. Lalo pang sumikat ang nooy papasimula pa lang na karera ni Lillian nang siya mismo ang kumanta ng awiting sa kabukiran. Nanilika mismo ng kanyang ama na si Manuel Velez na nakilala noon na isa sa mahusay na kompositor ng kanyang panahon. Dahil nga sa angking ganda at talento sa pagkanta ay nabighani mismo ang may-ari at sponsor ng istasyon ng radyo na si Jose Climaco. Nakalaunan nga ay nahulog ang kanilang loob sa isa't isa at nagpa siyang magpakasal noong 1942. At sa kanilang pagsasama, taong 1944 ay nabiyaan sila ng isang anghel sa katauhan ni Vivian Climaco. Muling umarangkada ang mundo ng pagkatanghal at pelikula matapos sumiklab ang digmaan. Dito na muling umusbong sa kasikatan ang karera ni Lillian. Nabigyan ng mga proyekto ng LVN Pictures ang aktres, kabilang dito ang mga pelikulang Binibiro Lamang Kita, Ang Estudyante at Sa Kabukiran. Ang mga ito ay idinirek ng walang iba kundi ng kanyang asawa na si Jose Climaco. Dito na pumasok sa eksena ang pangalang Bernardo Narding Anzures, isang dating child star na nasa dugo na ang pagiging artista, kung saan ang kanyang parehong magulang na sina Miguel Anzures at Rosa Aguirre ay nasa larangan din ng pag-arte. Ang 21 anyos na si Anzures ang naging leading man ni Lillian sa tatlong pelikula na Binibiro Lamang Kita noong 1944, Ang Estudyante noong 1947 at Sa Kabukiran noong 1947. At dahil nga sa kanilang pagsasama sa mga pelikulang ito, dito na unti-unting nagbago ang pag-uugali ni Anzures kung saan nahumaling na ito sa kagandahan ni Lillian kahit na alam nito na may asawa na ang aktres. Ganun pa man, napagdesisyonan ng LVN Picture na iparehan na si Lillian sa iba. Taong 1948, nang gawin ni Lillian ang naging huling pelikula na Encantada, kung saan si Jaime de la Rosa ang kanyang leading man ay pinalit kay Anzures. Sa pangyayaring ito, agad-agad namang nagpuyo sa galis Anzures dahil sa pakiramdam niya na mawawalay sa kanya si Lillian. Dahil sa matinding pagkahumaling nito sa aktres ay tila nabaliw na nga ito at ginawa ang hindi masikmurang pangyayari. Noong June 26, 1948, dakong alauna ng madaling araw ay sinadya mag-isa ni Anzures ang tahanan ng mga Climaco. At dahil sa nakaramdam ng panganib si Lillian, inabisuan niya ang kanyang mga kasambahay na huwag pagbuksan ng pinto ang binata. Hindi napakali si Anzures at lumipat sa likod ng bahay ngunit hindi pa rin ito pinagbuksan. Muling bumalik sa harapan ng bahay si Anzures at muling nagpumilit na makapasok pero hindi pa rin ito pinagbuksan. Lumaon ay napuno na ito ng matinding inis kaya naman pinwersa na nitong buksan ang pintuan gamit ang dalang kutsilyo. Bago pa harapin ni Lillian si Anzures ay binili niya muna ang kanyang anak na si Vivian sa kanyang kasambahay at maigpit na sinabiang manatili lamang sa loob ng kwarto. Inarap ni Lillian ang aktor ng may pag-aalinlangan at takot at ilang minuto nga nang harapin ni Lillian ang dating leading man ay dito na siya pinilit na inaangkin. Subalit ang laban naman si Lillian kaya naman maraming gamit ang nasira. Nang makawala si Lillian kay Narding ay napatumba naman ito at dito na siya naundayan ang saksak ni Narding sa kanyang likod. Dahil sa matinding determinasyon ni Lillian na makatakas ay bumangon ito at tumunta sa kanyang silid. Sa puntong iyon ay narinig naman niya ang baguwang katulong na si Pasita kung saan humingi ng tulong. Agad itong pinuntahan ni Narding at pinukpok ang ulo nito at nagtamo ng saksak. Muli niyang binalikan ang silid ni Lillian ngunit nahirapan na siyang buksan ito. Nang may masmasan si Narding ay tumakas na ito dahil sa kanyang mga nagawa. Ang kasambahay naman na nasa loob ng kwarto ang siyang humingi ng saklolo nang makitang wala na si Narding sa tahanan. Samantala, sa may Espanya Boulevard, Quezon City ang naging daanan ni Narding patakas gamit ang pickup ng driver na si Cornelio de Guzman nagpahatid sa Pasay. Dito siya naisahan ng aktor dahil itinakas nito ang sasakyan patungo sa Laguna at dito nagtago. Dahil sa pangyayari ay pinaghahanap ng kapulisan ang kriminal na si Anzures. Alas 7:15 ng umaga nang sumuko si Narding at dito na siya galit na sinugod ni Jose Climaco. Paliwanag naman ni Narding na wala umano siyang galit sa pamilya Climaco.
at sinabing wala siya sa sarili nang gawin ang bagay na yon kay Lillian. Dahil sa nagawa ng aktor ay sinintensyaan siya ng 2 habang buhay na pagkakakulong at pinagbayad ng 5,000 sa mga pamilya at ng mga biktima. Ikinulong si Narding sa Muntinlupa upang bunuin ang sintensya na ipinataw sa kanya. Subalit ilang buwan lamang matapos na siya ay makulong, dinapuan naman siya ng tuberculosis kung saan ito na rin ang naging dahilan upang siya ay bawian ng buhay.